Hello! Watch for my vlog. Right now, nandito ako sa downtown Toronto, Ripley's Aquarium of Canada. So, ayan mismo yung pinaka-entrance exit. Pagka weekend, mahaba ang pila. Which is ang pila nandoon. Doon sa site na yon. So, dito yung, well, I guess, no, dito is ano eh, nagkukumpulan ng mga madla sa halo-halo, yung iba galing ng Ripley's, yung iba galing sa CN Tower. CN Tower, ito na yung pinaka main major na attraction ng Toronto. Aakit ka dyan. Cost now ng ticket, regular is around nasa $40 na siguro, including tax. And meron silang edge walk na parang extra ano yun, pang build ng memories din na nasa CN Tower ka. Edge walk, ang budget ay nasa 200 to 300 na rin. Kasi i-fully harness ka, may training, may briefing. Hindi basta yung mag-edge walk ka sa, alam nyo, nakikita nyo yung bilog. Sa gilid mismo, so outside yun. Siguro it's been ano, nung bago pa mag-pandemic, nagkaroon na ng edge walk. Ayan, so ito, lakarin ko itong pinaka main entrance ng CN Tower, La Tour. Ayan sabi oh, CN Tower, La Tour. Guest services, and then I guess, pag may ticket, doon ka lang makakapasok. Okay? Mas may sistema na sila ngayon. Itong side na to, yung Rogers Center, which is dyan ang Blue Jays baseball games, which is today. Kaya ako nandito, may duty ako sa baseball. And wala lang, mabita ko lang. More than 10 years na ako nagbo-work sa Blue Jays, sa my summer job. Maganda, fun siya. Before every game, kasi may total of 80 games for the whole summer ang Blue Jays. So in the past talaga napaperfect ko yan, but this year is totally different. Matumal na lang ako mag duty, pero swerte naman na tinanggap pa rin ako, kasi nagbago ng patakbo ang management para makip din nila yung mga veteran staff na katulad ko. Is sabi nila basta ano naman, may sinet silang criteria na kapag na-meet namin yun, which is let's say at least 30% of the events ay nakapag-work ka, eh babalik ka next year, makakabalik. Oh, yan pala, kalimutan ko na, hindi masyado matao yung CN Tower, ha? Sayang, maganda to noon. Kaso, nasira, hindi na ginawa. Yung like fountain area. Hindi na, pinabayaan na. Ito pala yung The Rec Room ang tawag dito. Kita nyo? The Rec Room. The Recreation Room? Kung saan nandiyan yung mga old trains na. Hindi ako sure kung accessible yun sa public na bumibili ng ticket. Okay. Ito na mga gate entrances sa Rogers Center. So, malaki na nabago rito. Panay yung renovations nila. See? Maraming signage. Gates 1 to 4 that way. 6, 8 to 12, which is doon nung kapunta ko, papasok ko gate 7 kasi. So, ito yung mga new players ng Blue Jays. Ang pinaka ano nila, sikat at magaling si Guerrero Jr. Ayan, kasi ang tatay niya ay baseball player noon. Nung bata pa siya. Or nung baka hindi pa siya pinapanganak. At meron kumakaw-kaw, nagbebenta ng tickets. Kahit, actually, ang tickets now ng Blue Jays ay mobile tickets na. Pero meron pa rin. Pwede pa rin naman sila pumunta ng box office, which is tatamaan ko. Dyan lang. Kasi yung iba mga reluctant sa technology. Yan ang police. Kasi mamaya, iba-block off na nila yung kahit na to.
especially after the game. Ay, saan ba akong magpaaraw muna? May 15 minutes pa akong para mag-enjoy. Okay, so yung mga pa-special solid fans ng Blue Jays, ayan yung mga tinatawag na season ticket members. Meron silang exclusive member entrance gate. Saan ba akong upo? And then again, kung babaybayin nyo yung kalye na yon, sa pinakadulo ang harbor front, which is yung lakeshore area. Best place mag-chill kapag summertime na. Okay. Gusto ko na umupo. Nire-relax ko na muna yung pako. Kahit mag-uupo lang pala ako mamaya. So, papansin ninyo, yan ang mga tabi-tabing building. Pinaka heart of downtown Toronto na to. Hopefully na enjoy niyo yung view, yung mga pinagbibibid ako sa vlog. And dream big. Kung wala pa kayo sa Canada, highly recommended. I-goal nyo. At kung nandito na kayo, pasyal sa Toronto. Pasyal, pasyal. Okay, that's about it. Upo na ako, magre-relax na naman ako, no? Goodbye. Bye-bye.